Buwan o gabi ay naisin niya na makasama ka at mabalisa siya kung hindi ka niya makasama. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video at maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa loob ng aking video o sa aking channel na merong nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa WhatsApp, huwag na pa kayong maniwala at mag-iwas na lamang upang maiwasan natin ang mga scam o pang hindi po masayang ang ating pera. So, ayun po. Araw man o gabi ay naisin ng iyong partner na makasama ka, yung tipong gusto niya na lagi kanyang kasama, gusto niya na lagi kanyang kayakap, gusto niya na lagi kanyang mahahalikan, o gusto niya na hindi ka mawala sa kanyang paningin. Ito po ang ating gagawin para sa kanila upang maging masaya ang inyong relasyon at ipaparamdam niya siya gaano kanya kamahal. So ito po ang pinakamabisa na spell upang gustuhin niya na lagi kanyang makasama. So dito po ay pwede itong gawin kahit na sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Syempre sa ating babae at lalaki na magpartner o magkarelasyon. So dito po pwede itong gawin kahit na kayo ay magkalapit at magka-LDR po. And ayun, kailangan natin dito ng ating gagamitin o materialis sa paggawa ng ritual na ito. So kailangan mo lamang dito maghanda ng kandila. So kandilang puti and pwedeng pink, pwedeng pula, pero puti po. Pwede po, or ang puti kasi is pangkalahatan ito. Pero kung meron kayong prepared na pink or pula, mas mainam po na yun po ang inyong gamitin. Dahil ang pink or pula, ito po ay para sa love. Kaya naman, mas maganda na pink or pula. Pero kung wala, kailangan natin dito ng puti kahit na ito ay gamit na or bago. And ayun, kailangan din natin dito ng karayom. Syempre, kailangan din natin dito ng panindi. At kung ready na ang mga materialis na dapat nating ihanda sa paggawa ng ritual na ito, ang isunod po ninyong i-ready is ang inyong sarili. Yes po, ang pinakailangan po natin, kakailanganin po natin talaga ang ating sarili dito na dapat po ay clear po ang ating isipan, dapat po ay walang gumugulo, wala tayong mga iniisip na mga problema, at kung meron man, isang tabi nyo muna para magawa ninyo ng maayos ang ritual na gusto ninyo upang makapag-focus kayo sa dapat ninyong gawin. Ngayon po, kapag ready na at kailangan na mag-isa ka lamang na gumawa nito at kung maaari ay pumasok ka sa loob ng inyong kwarto at doon mo gawin ang ritual na gusto ninyo. So ngayon, kapag ready na, ang gagawin po ninyo, kunin ang inyong kandila. Kunin ang inyong kandila at kunin din po ninyo ang inyong karayom. Ngayon, itong kandila na ito, kunin ninyo ang karayom, isulat ninyo ng tatlong ulit yung pangalan at apelyido ni target. Pangalan niya at apelyido mula dito sa dulo pababa. So, pangalan niya, apelyido, tapos dito, pangalan, apelyedo, at pagkatapos, pangalan, apelyedo. So, tatlong ulit po ang pangalan at apelyedo ni target na inyong isulat. Ngayon po, kapag naiisulat nyo na o naiukit nyo na ang pangalan at apelyedo ni target, iningatan lamang dahil ito ay karayo, matulis, at kailangan na hindi po mabali ang inyong kandila. Lalo na kapag ganito kaliit. Ngayon, bigyan po ninyo ito ng energy galing sa inyo. Bigyan ninyo ng energy galing sa inyo habang ginaganyan ninyo ang inyong kandila at isipin nyo ang tao na gusto ninyong mabalisa o gusto ninyo na makasama ka lagi. Ngayon po, kapag nabigyan nyo na ito ng energy, kunin ang inyong panindi at ilagay sa inyong harapan ang kandila at sindihan ito. Kapag ito ay nasindihan nyo na, titigan
ang apoy ng kandila at isipin ang inyong partner. Isipin ang inyong partner at sabihin po ninyo dito ng tatlong beses ng pangalan niya at apelyido at sabihin mong naisin mong ako ay iyong makasama sa araw man o gabi at hindi ka mapakali hanggat hindi mo ako makakasama. Pangalan, apelyido, tatlong beses ulitin. So, pangalan niya, apelyido, naisin mo na ako ay iyong makasama sa araw man o gabi at hindi ka mapakali kung hindi mo ako makakasama. So, yun po ang inyong sasabihin. Dapat po ay nakatitig kayo sa apoy ng kandila habang sinasabi mo ang mga salitang ito. Dapat po ay nagmula sa inyong puso, taimtim po dapat, nakafocus kayo, nakasentro yung mga paningin ninyo sa apoy ng kandila at ramdamin ninyo kung gaano siya or gaano mo siya kamahal, ipasa mo doon sa kanila upang mas mabilis niya itong maramdaman at mabilis ito na gumana sa kanya. So, yun po ang inyong dapat na sabihin at kailangan na taimtim po dapat ang inyong mga sinasabi. Tatlong ulit po itong paulit-ulit na sasambitin habang nakatitig kayo sa apoy ng kandila. So, pagkatapos mong titigan o pagkatapos mong sambitin ng tatlong ulit, dapat po ay maubos ang kandila. Ubusin po dapat ang kandila. At kung wala kang time na ubusin ito, hayaan ninyo, ilagay ninyo sa may baso para hindi ito magkaroon ng sunog. Ilagay po ninyo doon sa baso hanggang matuno ito, maubos ito lahat. And ayun, kung merong wax ng kandila, kung natuyo man ito, mas maganda na i-keep po ninyo ang wax ng kandila and itago po. Hayaan nyo lamang ito nakatago doon. And ayun po, maramdaman ninyo kung gaano ito ka-epektibo. And gawin ito dapat sa gabi. Sa gabi po kasi ay mas mabilis tayo mapapakinggan ng universe, lalo na kapag tahimik po ang paligid. Kaya naman, gawin mo ito na nagmula sa inyong puso at taimtim po dapat ang inyong mga sinasabi at kailangan na lubos kayong naniniwala sa inyong sarili habang ginagawa ninyo ito. So, ayun po, gawin ito ng kahit anong araw at kahit anong oras. Pwedeng-pwede nyo po itong gawin basta't malakas lamang ang inyong energy. So, kung may mga katanungan kayo, mag-comment lamang sa baba upang ma-replyan ko po kayo. And kung gusto pong magpa-shoutout, mag-comment din po sa baba upang ma-shoutout ko kayo sa next video. Bye-bye everyone! God bless us all!